Pero ang pinakamatindi dito, itong banat ni Isko Moreno. Siyempre, inulit na naman niya yung banat niya. Nahawak ng pamilya, yung ganyang-ganyang eksena niya. Nagyabang na naman siya. Diba bumait na yan? Naalala ninyo, bumait to dahil sa... Napahiya ito eh. Doon sa, ano eh, sa kapalpakan niya sa bakuna, napahiya siya. So tinanggal sa kanya yung, ano, di ba, yung ayuda. Kahit hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte, napaka-obvious naman eh, di ba? Napaka-obvious naman na talagang pinupuntirya ni Pangulong Duterte eh, yung si Mayor Isko. Nung tinanggal sa kanya yung ano, yung ayuda, di ba? Kinabukasan o ilang araw lang ang lumipas, eh sobrang bait. Kala mo talagang maamong tuta. Ay, ito yung singi ko. Yung drama niya, yung usual drama ni Isko na pabait-baitan, di ba? Kasi ano yan eh, artista yan si Isko, tandaan ninyo. Yung artista na yan, alam niya kung kailan magtatago ng emosyon, alam niya kung kailan magpapakabait, at alam na alam niyan kung kailan magtatapang-tapangan. Yung feeling minsan tapang-tapangan. Diba? Ganyan. True, salamat po. Alam niyo po, nung nangyari ang bumait, diba? Nagka-COVID siya. Oh, eh, hindi naman natin sinasabing hindi totoo yung COVID niya. Ha? Pero naglabasa na nakakaawa si ano, ganyan-ganyan. Inatake pa, tapos nagka-COVID. Inatake pa ni Pangulong Duterte, tapos nagka-COVID. O, tapos eh, bumait, naibigay na ayuda sa kanila, naipamahagi na nila sa tao nung paglabas na paglabas mula sa COVID. Bumanat na naman ang ano, ang Yorme. Ha? At ang akala nila, madadaan nila tayo sa takutan. Kasi, alam mo, pasensya na ha, pasensya na, pero meron akong pakiramdam eh. Meron talaga akong pakiramdam na yung ugali nitong mga to, ha? Dinadaan lagi sa takutan. Parang mga sangga, no? Pasensya na, pero yun talaga nararamdaman ko, eh. Na parang sinasangga, no, di ba? Inunahan nila, medyo nagparamdam sila ng konti doon sa isang vlogger, di ba? Tapos ngayon, nung nasabihan natin yung kanilang palpak na pamamalakad, oh, sinalusan itong mga tagapagtanggol niya. At mantakin mo ha, ang hamunan isuntukan. Oh, di ba? So talagang ang datingan, meron pang isa doon, babasagin ko talaga mukha mo. Bakit, ang tanong ko lang dito sa mga ito, bakit ganyan kayo makipaglaban? Bakit hindi kayo makipaglaban ng argumento? Bakit hindi kayo makipaglaban ng patas na logic o debate? Hindi yung oy, basagin ko mukha mo, daanin ko dito, sukatan kita. Oh, ano anyari? I mean, oh sige, kayo na matapang. Oh. Pero ito lang ang napatunayan. Ano, saan ganon datingan ninyo? Para ipagtanggol ninyo yung si yung Isko ninyo. Dinadaan nyo sa ano to, Pasigaan. So pag nanalo presidente nyo, ganyan. Hindi, sa totoo lang, oh, diretsuhan tayo, kayong mga tagapagtanggol ni Isko. So kung manalo yung Isko na yan bilang presidente, oh, tapos binatikos siya ng mga tao, ahamunin nyo lahat, suntukan? Ahamunin nyo lahat ng basagan ng mukha? Ganon, ganon? Tapos sasabihin nyo pa si Presisi Pangulong Duterte pa ang mamamatay tao? Ganon? Hindi, di ba? Yan yung bintang nila eh. Na si presidente ang mamamatay tao. Oh. Pero nakakita ka ng ganyan na yung mga influencer ni Pangulong Duterte, pag pinagtanggol siya, meron mga, hindi, basagan na lang ng mukha! Wow, wasakin na lang kita! Paliliitin ko mundo mo! May nakita ka influencer na ganon? Hindi eh, di ba? Eh, pero yung mga nakapaligid kay Isko, ano, banat? Pasensya na, kung kayo o yung ano yung isang taga-Tondo nilalabas natin kasi ordinaryong Pilipino lang siya, eh kanyang opinion yun, walang problema ako doon. Pero yung iba official eh, kaya may problema tayo. Official ka, meron tayong problema diyan. Official kayo, dapat umakto kayo na parang official, di ba? Eh banat ba, ikaw naman nauna eh. Hindi po ako official.
Yan ang unang-una. Lagi nyo lang kung tatandaan ito, ha? Yung mga kapatid nating official dyan sa Maynila, makinig kayo na mabuti. Kasama ho sa trabaho ninyo ang tumanggap ng batikos. Kung ayaw ninyo, bumaba kayo sa pwesto. Lagi nyo tatandaan yan. Nakakita ka sa administrasyon ni Pangulong Duterte, binatikos, ano ginawa? Sumusuntukan na lang eh. Gumanon? Ang daming bumastos kay Pangulong Duterte. Ang daming sinabi, mamamatay tao, maganito, ganito, ganito. May nakita kang opisyal at sinabing, ori, isang assistant secretary. Hindi, tayo na lang, suntukan na lang tayo. Tayo na lang, kasabi nyo mamamatay tao si Duterte. Ha? Tayo na lang. May nakita kang ganyan? Diba? Eh yung asal ninyong mga opisyal na nagtatanggol ngayon kay Yorme, tanungin ko kayo, okay ba yung ganyang klaseng ugali? Opisyal kayo ha, remember? Hindi kayo ordinaryong Pilipino. Yung isang taga-Tondo, yung pangatlong nakikisali, wala akong pakialam doon. I mean, karapatan niya yun eh. Ordinaryong Pilipino siya, hindi ko siya pupunahin doon. Pero itong dalawang nauna, hindi ho yan, kahit, tagin yung tatandaan niyan, kahit banata ng todo-todo ang isang opisyal, huwag niyong kakalimutan, public official kayo. May karapatan ng ordinaryong Pilipinong banatang kayo. Kung hindi nyo kaya at hindi nyo matanggap, bumaba na lang kayo sa pwesto. Ganun lang kasimple yan. Jay Fitness, boss, asong matahol, hindi nanganggat yan. Remember, ayo nga. Yun lang ang akin. Ang depensa nila, Banat Bay, hindi daw tayo taga Manila, wag daw tayo makialam sa kanila, ano man ang problema nila sa Manila. Hindi yung pwede yun. Bakit? Lagi niyong tatandaan, ha? Mali ho yung ganyang klaseng argumento. Tanungin ko kayo, national budget, saan ang gagaling? Diba? Sa taong bayan. Hindi naman ho pinipili, oh, ikaw, yung tax mo, sa dito lang mapupunta yan, ha? Hindi ho, tax natin yan. At lahat ho ng LGU ay nakikinabang sa mga tax ng taong bayan. O, halimbawa na lang, may pinagawa dito, o, may pinagawang kalsada. LGU ba ng Maynila lang ang nagpapagawa niyan? Diba? DPWH din eh. So, saan galing yung budget? Sa tax ng lahat ng Pilipino. O, palpak na bakunahan. Apektado ba tayo? Oo. Bakit? Eh, kung palpak ang bakunahan, kumalat dyan, kakalat kahit saan yan. Unless ibang bansa kayo. Yan, usapan. Kung gusto nyo huwag kami mangi-ilam sa inyo, ay mag-separate na kayo ng ibang bansa na kayo. Gawin kayo ng ibang bansa. Ayan ang ano yan eh. Hindi pwedeng, walang tayo pakialaman ha. Hindi pwede kasi ano kami dito. Alam mo kung sino lang ang gumagawa ng ganyan-ganyan? Walang pakialaman? Ha? Yung totoo. Yung mga nasa bundok, yung mga umakyat sa bundok. Yan yung may ugaling ganyan eh. Yung, hindi, wala, walang ano. Huwag nyo kayong pakikilaman, may sarili kami, may sarili kaming pulis, may sarili kaming army, may sarili kaming batas, may sariling judge. O, sino yung ganyan? O, tanuin ko kayo, kayo na lang ho ang magsalita. Hindi na ako, sino yung may ganyan sariling pananaw? Na may sariling state na. Anong tawag mo doon? O. Sino yung grupo na yon? O. Kayo na lang ho magsabi, ha? Hindi ako, wag na ako, baka sabihin nila, niriritag ko sila. Diba? Hindi pa pwede yan. At saka kaya natin kinokomentuhan yan. Dahil yung amo ninyo, eh gusto hong maging presidente, napaka-obvious na huwag na tayo mag-deny-deny. Pinaglululoko nyo ako eh. Hanggang ang Manila ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas, hindi pwedeng sabihin hindi kami makikialam sa inyo. Hayag kami hindi kami makikialam sa inyo. Sumeperate na kayo ng bansa. Gumawa kayo ng sarili niyong bansa. Republika ni Yorme. Ganun. Tapos ang sundalo ninyo ay sarili niyo na. Pati pulis ninyo, sarili niyo na. Diba? Anyway, ganun naman ang asal ninyo eh. Parang gusto nyo sarili-sarili na lang eh.
Ano ba? Huwag ganun. Tapos sasabihin pa nila, Banat Bay, apakayabang mo naman. Banat Bay, ayabang mo naman. Bakit mo inaano yung mayor namin? Huwag niyo ko kasing kakalimutan. Public office. Hindi ko maintindihan eh. Ang lakas niyong bumatikos kay Duterte. Ang lakas niyong bumatikos sa mga public official. Nung pinatikos na si Yorme, hindi, huwag niyo ano yun si Yorme. Ano na yun? Pakabait niyan. Tayo na lang. Suntukan na lang tayo. Batsagan tayo ng mukha. Hindi ko ba kayo na-OA yan sa sarili ninyo? Basakan na lang tayo ng mukha po. Ano address mo? Pupuntahan kita. Sabi mo dito sa vlogger na to. Pupuntahan kita. Alam mo, may ugaling tawag dyan. Diba, totoo naman eh. Ano klaseng ugali yan? Nabatikos yung mayor. Hindi, pupuntahan na lang kita. Hindi ko na yung ganun nyo. Hindi. Alam nyo, ito ah, pasensya na dun sa mga nagtatanggol kay Isko na mga opisyal, ha? Alam nyo, kayo yung nasisira. Ito, bakit? Bakit? Bakit to? Una-una, kung ako sirain ninyo, ano mapapala ninyo? Hindi, diba? O, tanongin ko kayo. Sabi nga dito sa labanang to, Picontalo, anong mapapala ninyo kung ako masira? Babagsak ba yung pamahala ni Duterte? Eh, ganun lang naman ako. Hindi nga ako official eh. Wala ako. Diba? May magagawa? May mangyayari? Wala! Oh. Pero ang tanongin ko, yung pagpatol ninyo, ano ang pinapatunayan ninyo? Pinapatunayan nyo na mga sanggano. Ang, ewan ko, ang mga nakapaligid. Diba? Ang dating nun eh, hindi makatanggap kayo ng batikos. Huwag ganun. Kasi it reflects to your leader. Sa totoo lang, eto, Mayor Isko, makinig ka. Pagsabihan mo yung mga tao mo. Ang pangit! Counselor mo, yung general mo. Mga hamon ng suntukan, basagan na mukha. Tapos may ano pa, yung liliitang mundo mo. Anong dating nun, Isko? Yung mga tao mo, ano, mapagpatol. So pag naging presidente ka, isipin nyo ha, hindi pa presidente si Moreno, ganyan na kagad ang ugali nila. Paano pag naging presidente si Moreno niyan? Oh. Isipin nyo ha, pag naging presidente pa si Isko niyan, ano itsura ng mga tao-tao na kapaligid dyan? Oh. Sige nga. Ay, patay ka ba? Ano diba? Paging presidente yan si Isko. Wala, nasa Japan na ako nun. Tira na ako sa Japan, mag-asawa ako ng Japanese doll. Kaya paampun na ako kay Randel. Randel, ampunin mo na ako dyan, ha? Diba, dalawa naman yung Harley mo? Tapos mag-ride-ride na lang tayo. Ah, ito, pakinggan natin tong, ano, ha, yung news ni Isko. Matapos makipaglaban sa COVID-19, urumes pa kagad si Manila Mayor Isko Moreno sa mga binatong issue sa kanya sa politika. Si Yorme na isa sa mga matunog na tatakbo sa pagkapangulo ay may mga maanghang na patama. Nasa frontline ng balitang yan si Romel Lopez. Back to work na si Manila Mayor Isko Moreno matapos niyang gumaling sa COVID-19. At ang una niyang pagharap sa publiko sa groundbreaking event ng itatayong condominium ng Manila LGU sa San Andres, may mga pasaring agad si Yorme. Bantayan ang kalayaan ng ating bansa. Huwag natin hayaang abusuhin, kamkamin, sarilinin ng iisang pamilya lamang. O sino mang pamilya lamang. Hindi yan ang unang beses. Baby Brown, salamat po. Sa pinunto ni Mayor Isko na ang posisyon sa gobyerno hindi dapat minamana o pinapasa sa anak. Lahat ng bagay may hangganan. Yan, garanti ko sa inyo. Yan, tinan mo ha. Bakit ang title natin parang nagyayabang na naman?
Lahat ng bagay din mahe, may hangganan. Ha? Ayaw ko talaga yung ganyan, yung sama-sama na sila sa pamilya, oh, sa isang sa gobyerno. Oh. Parang family business na. Ah, isko, binoboto ho. Hindi lang ho yung pinipili. Anak, palit ka na. Ikaw na. Isko, kala ko ba nag-aral po kayo doon sa Amerika, 'di ba? Sabi niyo doon sa interview. Ano sabi niyo doon? Ha? Nag-aral ka sa Amerika, nag-ako ano nung pinag-aralan mo. Ang ano po, ang pagka-presidente, hindi ho yan minamana, ha? Binoboto po yan, hindi ho yung hoy, ikaw na, tapos na ako. Binoboto po, binoboto. Nasa constitution to, pakibasa ho, sir. Yan ang garanti ko lang sa iyo, Sukli. Oh. Isang hamak na artista ang gagawa niyan. Naks! Isang hamak daw na artista ang magpapabagsak sa mga Duterte. Alam mo si Dun, naalala ko dito. Sorry, ah, huwag kayo magagalit, ha. Alam mo si Dun, naalala ko dito. Si Ehrap. Yung style na ganito. Oh, ha? Oh. Isang artista lang ang ano, ha? Magsak, ha? Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga gumagawa ng issue tungkol sa kanyang sexy photos nung artista pa siya. Imbis na busy sila sa COVID-19. Imbis na busy sila sa COVID-19. Natingnan yung picture ko sa gabi. Picture ko sa gabi. Kaysa yung picture ng mga namamatay. Ng mga mamatay. Ayan na. Alam mo, maganda diniscuss to ni Doc Adam, ha, yung gumagamit sa ano, sa mga mahihirap. O, di ba? Yung poverty. O, yung porn, poverty porn ba yung tinatawag na ganun? O, di ba? Yung diniscuss ni Doc Adam yan. Yung, ayan na, yung mga maano, pag ano, yung mga naghihirap, yung mga walang ano, rendisiber, walang pa tayo ivermectin, wala. Nainis ako, wala yung ivermectin eh. Kakasakit? Hmm? Picture na walang tocilizumab. O si Michelab? Picture na walang rendisiber? Picture ng walang Ivermectin! High flow pala. Ba't hindi ivermectin? Kung ivermectin sana, hindi ko na binanatan ikaw. Eh, kaya lang, high flow ka dyan eh. Picture na walang espasyo. Nasa labas ng ER. Dahil sila ay infected ng COVID-19. At picture ng isang pasyenteng nagagaw buhay. Oh. Maraming salamat. Kasi mas attractive yung aking brief kaysa sa problema ng bayan. Oh. Alam mo, Isko, ito lang masasabi ko sa iyo, hindi attractive yung panty mo. Yung brief mo. At saka unang-una, ang gobyerno sobrang busy na nga, ang dami na nga ginagawa, ang dami na naaayos. Alam mo, para kang hindi sumasama sa meeting. Hindi ka ba sumasama? Sa meeting ng mga mayor? Ang daming inayos ng pamahalan ni Pangulong Duterte? Ang daming mga nabago? Ano ba? Okay. Propaganda, tama. Propaganda lang yan para, alam mo, yung sabihin niya na mawalang ginagawa ang gobyerno para lunasan tong problema na ito. Excuse me po. Sir, alam nyo, sa totoo lang, ang dami-dami nagpapasalamat. Kayo lang ho, ata ang isa sa mga sa bagay. Alam mo na, pag mga reklamador. Sino ho ba yung mga grupo ng mga reklamador? Sino? Eh, tatanungin ko kayo. Matalino naman kayo mga banateros eh. Sino yung mga grupong mahilig gumamit sa mga mahihirap? Sino yung grupong mahilig sa gumamit sa mga manggagawa? Ayan. Yung mga manggagawa! Yung mga mahihirap! Ha? Sino yung mga mahilig gumamit sa yung mga guro na mababa ang sahod? Oh, sino yung mga ganyan? Mahilig gumamit sa mga ganyan? Oh, di ba? Sino yun? Ayan. Oh, naglalabasan na. Oh. Yung ganyang style, yung ganyang gagamit sa kahirapan, ang gagamit sa mga Pilipino na kulang sa bagay, yung parang, alam mo, napanood ko na ito. Pasensya na ako kayo, napanood ko na itong panahon ni Erap eh. Oh. So, I'm honored.
but I'm not happy. Nandiyan yung mga picture niya, tapos yung sinisilip niya. Matatandaan yung... itong August 9, nagpa-blind item si Pangulong Duterte tungkol sa bikini photos nang hindi niya pinangalan ng alkalde na binantaan pa niyang tatanggalan niya na kapangyarihang mamahagin ng ayuda. Isa pang picture na tinanong kay Mayor Isko ay ang disenyo ng kanyang suot na polo. Political sign na ba yan na pantapat sa kamao? Hindi, ever since naman eh, di ba? God first. Oh? Parang hindi. Totoo, parang hindi naman. Kasi kung God first, eto to, sorry ah. Ano ang God first? Hindi mareklamo. Yung totoo lang. Kung alam mo yung ibig sabihin ng God first, hindi mareklamo. Kung meron mang problema, ano, bahala na ang Diyos. Hindi magre-reklamo sa gobyerno. Bakit? Saka nakakita ng God first, hindi marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Lagi na lang nagre-reklamo. Paano naging God first yun? Diba? Hindi, ano eh, Isko, napaka ano, huwag na tayo... Sabi nga ni ano, sino man nagsabi nito? Yung si Flip Tapper. Ikaw ba'y ginagamit ng Diyos o ginagamit mo ang Diyos? Yun! Sino yun? Sino yung Flip Tapper na yun? Si Mami ganun-ganyan eh. Grad! Ay, salamat po, true. Nawala na, bilis. Oo. Sino ba yun? Sino yun? Baka kilala niyo yun, ha? Si Smaglas, yun. Sabi, di ba? Si Smaglas yun. Oo. Oh, eh, thank you very much. Thank you very much. Sa ngayon, wala pa rin final decision si Yorme kung sasabak ba siya sa bakbakan. Etong si Yorme, no? Bakit di dalang siya magtrabaho? Bakit ang dal-dal pa, no? Hindi, eto ah, sorry ah. Ayan na naman, yung mga magagalit na naman yung mga, ano, may mga ano kay Yorme, sasabihin na naman nila, I don't want to buy, bigyan si Yorme, Yorme. Hindi, kasi ang problema kay Yorme, ha? Isipin mo ha, ang dami namang mayor, ang daming mayor na nagtatrabaho na maayos. Hindi perfecto ang national government, ha? May mga pagkukulang. Tandaan ninyo, nasa pandemya tayo, talaga hong may pagkukulang. Pero ito lang si Yorme ang nagre-reklamo ng sobra. Oh. Eh yun nga nga, isa pang gustong-gusto ninyo, sino ba yun? Yung Pogi, si Bico Soto. Buti pa yun, hindi nagre-reklamo eh. Eh, yun talaga ang alam mo ha, sa totoo lang, para mas nakikita ko pa nga yun eh. Eh ito, God first nito. Sa bagay, nung panahon ni Kristo, ang mga nagpaho sa kanya ay yung mga masasabi nating mga religious Pharisee, di ba? O, di ba? True, maraming salamat. Sila ho yung mga God ng God. O, sila yung kabisado ang Old Testament. Yung, sila ho talaga yun. O, sila yung quote-unquote na godly. Alam nyo, pagbagating ho ni Kristo sa New Testament, yun ho ang binabanata niyang paulit-ulit, yung mga Pariseyong hipokrito. Yung mga mahilig gumamit sa pangalan ng Diyos, pero hindi naman buhay eh maka-Diyos. Yan ang totoo. Ha? Sabi nito, Banat Bay, isama mo yung gobernador ng Cavite. Oo nga, silang dalawa magkakampi. Silang dalawa magkakampi na nag-away din. Yung totoo lang. Oh. Hindi ako, wala na akong believe dun sa ano eh. Sorry ah, pero ako ah, sa prinsipyo ko lang ha. Wala na akong believe sa mga politikong reklamador. Ha? Wala na akong believe dyan. Wala na akong believe sa mga politikong mahilig lang ng dumaldal at hindi nagtatrabaho. Ay, wala na akong believe dyan. Mas gusto ko pa yung ano eh, yung tahimik lang tapos nagtatrabaho. Okay? Tapos, bandang dulo, tsaka niya sasabihin, ito yung magandang solusyon. Hindi yung panay ang reklamo. Ay, nako, Isko Moreno, ha?